Well, nakakatakot nga itong injury ni Dennis Schroeder, mga idol, na kanya ngang ni-reveal. Pero bago natin pag-usapan niya ng mga idol, ay ito muna ngang Dallas Mavericks na stepping in the right direction, mga idol. Dahil balita sa kanila netong nakaraan lang na medyo natatakot nga daw ang Dallas Mavericks, baka daw kasi mag-request ng trade itong si Luka Doncic. Dahil alam naman natin na hindi nga maganda ang ginagawa ng Dallas so far dito nga sa first 5 seasons neto ni Doncic. Hindi nga sila consistent, mga idol, na nananalo at nakikipag-compete sa playoffs and for a title. Kaya naman merong kaba na itong team ng Dallas Mavericks si Mark Cuban na baka umalis itong si Luka Doncic, kagaya nga ng naging pag-alis ni LeBron noon sa Cavaliers for the same reason na hindi nga nakapag-build ang kanilang team ng legit team na makakapag-compete para nga sa title. Pero nga mga idol, sa balitang ito ay itong Dallas Mavericks daw might be interested kay DeAndre Ayton kapag bumalik daw si Irving. The target nga rin daw nila si Miles Turner at John Collins. And yan nga ay nagustuhan ng mga Dallas Mavericks fans, mga idol, dahil ito nga daw talaga ang kanilang isa sa mga problema. Wala silang defensive anchor, salo na sa paint, mga idol, kagaya na lang neto ni Miles Turner at ni DeAndre Ayton. Yes, nandiyan si JaVale McGee, mga idol, pero hindi nga masyadong pinapalaro at hindi rin consistent sa kanyang paglalaro. Ito namang si Christian Wood ay isang offensive center. At dapat din siguro kapag nag-target sila ng big men sa offseason ay kumuha na rin sila ng mga 3-and-D players na fit nga dito kay Luka Doncic at kay Kyrie Irving kung sakaling bumalik itong si Kyrie. Dahil ang problema lang talaga nila, mga idol, this season ay depensa. Hindi na nila po problema niyang opensa. Andiyan si Luka Doncic at Kyrie Irving, mga idol. And they are one of the top offenses nga in the league ngayon. Ang problema lang talaga nila, mga idol, ay solid defense. Ito nga ang nag-add lang sa kanila para maging top team dito nga sa Western Conference at sa buong NBA. Kaya naman magandang move ito para sa Dallas Mavericks kung sakali kung magpe-perso nga sila ng mga defensive anchor, yung mga sentro na talaga namang masasabi mong defensive minded. Anyways, ngayon ay pag-usapan na nga natin ang balita kay Dennis Schroeder na kanyang ang sinabi sa kanyang vlog. Well, bago yan, sa last game nila hindi nga siya nakalaro, mga idol, lang dahil nga meron daw siyang neck soreness. At hanggang sa next game nga nila, hindi pa sigurado at questionable pa rin itong si Dennis the Menace niyang dahil may neck soreness pa nga rin siya. Tapos sa kanyang vlog, may nireveal pa nga siyang kinatakot ng mga Lakers fans. Sinabi niya nga doon na ang kanyang Achilles tendon nga daw ay sumasakit din kasabay ng kanyang neck. At mga idol, kapag sumasakit kasi ang Achilles tendon ay medyo delikado yan at maaaring magresulta nga sa isang sa mga worst possible injury sa basketball na Achilles tear or Achilles rupture. Dahil kapag sumasakit daw ang Achilles tendon, ibig sabihin lang neto, humihina yung kanyang Achilles, neto ni Schroeder. At kapag nagpatuloy pa nga daw ang puwersa dito sa Achilles tendon, neto ni Schroeder, ay baka magresulta na yon sa tear or sa rupture. Kaya nga, mga idol, ang payo sa kanya ng mga Lakers fans, pahinga daw muna dahil kinakailangan siya sa playoffs. Mahirap naman din siguro, mga idol, na kung pipilitin ni Dennis Schroeder na maglaro sa kanilang last game of the season tapos na injury pa siya ng malala. So I think magandang payo ang binigay ng Lakers fans na ipahinga muna ni Schroeder. Pero I think knowing Schroeder, mga idol, this past year sa kanyang paglalaro sa Lakers ay talaga namang a very tough kid niya ito, a very tough player playing through injuries. Kagaya na nga lang nung ankle injury niya sa OKC, nilaro niya pa rin yun hanggang natapos ang laban. Pero let's see, tingnan natin kung anong next update kay Dennis Schroeder, pero so far, meron nga daw siyang neck soreness at pati na rin sore Achilles tendon.